isa magandang umaga na naman po sa inyong lahat mga amigo. Ito na naman ang Reminis TV. Trabaho lang, walang personalan, dahil ang buhay ay wilder lang. Sa video na to ay share ko sa inyo at ituturo ko sa inyo kung paano gamitin ang oxyacetylene welding. Alright? Pero bago ang lahat ay huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, share, and subscribe to my YouTube channel, Reminis TV in the house you. Ito po ay video na pag-share ng kaalaman, karunungan, at kalokohan. Oh yeah! At pagpasensyahan nyo na rin kung hindi gaano kompleto yung video ko. Kasi baka mayroong kulang pa. Dire-diretso ko na lang kasi. Pasensya. At intro muna tayo. Oh yeah! Right. Ito nga pala ang acetylene, ang tangke at gauge ng acetylene. At medyo luma na yung gauge pero gumagana pa. Unang step ay dapat buksan natin ang acetylene. Oh yeah. Yan. Vice grip lang gamit. Tapos ito yung tangke ng oxygen. Yan. Okay? Alright. Ito nga pala yung gas at saka ito yung gate valve ng oxygen. Kaso yung gate valve ng gas ay sira na, kaya kinakamay ko na lang. Ang unang mong buksan ay ang acetylene. Ito ang gas, kunti lang. Tapos bago mo i-mix yung acetylene, pag may apoy na, hindi ko na lang ipakita sa inyo, dandahan lang ang pag-ikot. Ito yung soldering tip. Yan. Tapos may partner siyang tire wire. Ano to? Number 16. Gauge 16, ano ba 'yon? Okay. Ito yung example natin. Maghihinang tayo sa isang steel plate na gauge 14. Medyo makapal siya ng konti. Pero kahit i-welding mo siya, pangit siya tignan. Kailangan yung welding stick. Kaya ang gitawin mong gawitin natin yung acetylene o maghihinang tayo gamit ang acetylene. Una ay sindihan mo muna yung abuksan mo yung gate valve ng acetylene, tapos yung konti lang yung apoy. Tulad ito. Ganito ah. Pakita ko. Yan. Medyo malakas nga. Tapos bago mo buksan yung oxygen para mag-mix sila. Makikita mo naman sa dulo niyan na medyo maliit yung parang may patulis na kulay asul. Yung tulis na buo talaga. Tapos sa gilid, medyo malabo na asul o may pagkadilaw ng konti. Depende yun sa dulo ng soldering tip kung marumi o hindi. Minsan, pag hindi mo siya na ayos pag mix, pag naghihinang ka na, puputok siya. Opo, puputok po yan, tapos delikado. Kailangan mo magsuot ng goggles. Kasi minsan, puputok tulad ito. Hindi ko na maayos ng mixing, kaya ayan. Tuks! Ayun, pumuputok kaya pangit yung hinang mo. Kaya ang gawin mo, ulitin mo naman pag mix. Tingnan mo talaga na maigi yung mixing. Ang gawin mo, pag pumuputok siya, nakasama mo ng konti yung acetylene, konti lang. Tapos, subukan mo muna maghinang kung hindi ba siya puputok. Kumbaga, i-adjust mo na lang. Yan. Pwede lang i-diretso siya pag hinang, pero mas maganda kung baga initin mo muna yung plate. Tapos yung alambre. Bago mo ilagay sa gitna yung alambre, para lang tinutunaw mo yung alambre. Para ka lang nag-glue. Kumbaga yung glue gun, yung tire wire, tapos yung heater, yung acetylene. Kasi mainit yan eh, di ba? Super lakas nga lang ng pagkainit niya, kaya natutunaw yung alambre. Yung alambre yung nagsisilbing rod ng acetylene. At pasensyaan nyo kung hindi nyo talaga makikita yung itsura ng paghinang kasi medyo maliwanag, parang hindi kaya adapt ng cellphone ko. Cellphone lang kasi gamit ko. Nagsishare lang ng kaalaman. Oh yeah. Ito na yung resulta ng hinang niya. Tapos ito, ulitin natin. Maghihinang ako ulit. Babala po ay lagi kayo magsuot ng goggles niyan kasi minsan pumuputok po talaga yung hinang niyan.
Hindi natin maiwasan kahit gano'ng katagal gumagamit ng citrulline, minsan pumuputok talaga yung hinang mo. Depende rin yon sa nature ng hinihinang mo kung may dumi o hindi maayos yung pagka-mix ng acetylene tsaka oxygen. Alright? At habang nag-share ako ng kalaban, ay huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, share, and subscribe to my YouTube channel, Reminals TV in the house, yo. Yan po yung hinang ko. Iba-iba rin yung hinang kasi. Depende yan sa tempo ng kamay mo o ng pulso mo. Alright? Pag na-master mo na yung mixing, may iba ring technique yan para malaman mo kung sakto yung timpla niyan. Kailangan mong pakinggan ang tunog ng acetylene. Kailangan mong tahimik talaga yung paligid at maririnig mo yung tunog ng acetylene. Okay? Yung acetylene tsaka oxygen ay pwede ring ihinang ng brass o bronze. Ano ba? Siguro sa susunod isi-share ko sa inyo kung paano maghinang gamit ang oxyacetylene ng brass o bronze. Kahit hindi gaano nakikita nyo kung paano hinihinang yan, ang yung tear wire ay nasa gitna lang ng joint o yung dugtungan. Tapos yung dulo ng acetylene o yung welding torch ay yun yung parang ginagawa kong zigzag para matunaw talaga yung ano. Kumbaga umabot siya sa bawat gilid ng hinangin. Tulad dito. Yan nung hinang ko. At maghinang tayo ulit sa iba. At pasensyahan nyo na kung hindi nyo agad nakita yung simula. Hindi ko kasi napansin na nasa gilid na pala ako. Alright? Pag bronze naman ang hinangin o bronze rod ang gamit o brass na ang hinangin natin, copper tube ba yan, may partner siyang borax. Tapos yung gamit niya ay bronze rod. Tapos acetylene at oxygen. Pwede ka naman gumamit ng oxygen at paresan mo ng gasol. O presigas o ano ba yun. Kasi medyo kaya siyang tunawin. Pero mas malakas talaga tumunaw itong acetylene. Kasi hindi pwede yung gasol o presigas o ano ba yun na gamitin natin ng tire wire. Gamitan natin ng tire wire. Para kasi marupok. Oh. Hindi kaya niyang tunawin yung tire wire. Natutunaw siya pero hindi matibay. Hindi tulad nito. Tingnan niyo yung hinang. Talagang pantay talaga sila. Yan. Nagdagan natin. Ang paghinang niyan ay pwede naman namang pag medyo maluwag yung hinangin mo, pwede yung tire wire lang ang tunawin mo tapos igalaw-galaw mo lang ng konti. Pag masubukan nyo na maghinang ng ganito, ay malalaman nyo naman, madali naman matutunan to. O yeah. Basta huwag nyong kalimutan magsuot ng goggles. Hindi na kailangan ng dark glass kasi pwede naman yung shades lang, yung medyo madilim ng konti para hindi agad masira yung mata mo. Kailangan talaga nating magsuot ng safety para hindi masira ang ating mga mata. Ito na yung hinang ko. Ang oxyacetylene welding. Iuwan ko lang kung ano ang tawag dito sa PISDA. Parang uwawata. Alright? Hindi ko po pinag-aralan to, kundi experience ko lang po ang sinishare ko sa inyo. Kumbaga, yung mga napagdaanan ko lang na trabaho, mula noong nag-hihilter pa lang ako hanggang sa ako na yung nagdadala ng shop. Alright? Ito yung hinang kanina, tapos ito. O nga pala, ang host ng oxygen, ang kulay ng host talaga niyan ay kulay green. Tapos yung gas naman ay kulay pula. Pag nagkakabit kayo niyan, ibalibaliktad yung tornilyo niyan. Alright? Para hindi kasi magkapalit. O yeah. Yung sa amin, ipinalitan na lang namin kasi butas na. Alright? Maraming salamat sa panunod! Ito po ang Reminals TV. Trabaho lang, walang personal lang. Dahil ang buhay ay wilder lang. Huwag niyo po sanang kalimutan mag-like, share, and subscribe to my YouTube channel. Bye-bye! Babu!